Hey, Marcos Park, kamusta kayo? At Marcos Park, sabi po natin ngayon pag-uusapan po natin ng mga tips kung paano baliwin ang sumulak para manatili ang pag-ibig niya sa iyo. At kung handa na kayong lahat, ay sarap po tayo. At muli, be spot! At ang unang tips para mabalo sa iyo ang isang lalaki at manatili ang pag-ibig niya sa iyo is maging babaeng may class. Yan ang unang tips sa inyo, bakit sa padubang isang lalaki ay mabalo sa iyo at palaging manatili ang pag-ibig niya sa iyo. Eh bakit naman ganun ka-inspired? Kailangan maging babaeng may class kami? Oo, sapagkat ka-inspired ang mga babaeng may class, eh, yun yung mga babaeng pinapahalagahan na mga kalakihan dahil sila yung mga high value. Huwag ka maging low class. Eh ka-inspired, paano ba kami nagiging low class? Eh, ang mga loko sa babae, yung mga babae na hindi busy, yung mga babae na wala nang ginawa kundi makipagtalo, makipag-awa, yung mga babae na hindi nag-aayos, hindi nagpapaganda, yung mga babae na madaling ma-insecure sa iba, yung mga babae na palaging talaga namang naghihinala at nagsiselos, panayselos, yung mga babae na wala nang ginawa kundi talaga namang umasa sa lalaki. Ganun ka ba? Talaga naman, Kinspal, huwag ka maging ganon. Sapagkat ang isang lalaki magsasawa sa'yo, pagsasawaan ka, talaga naman, Kinspal, maaaring ipagpalit ka sa iba. At kung ayaw mangyari yan, dapat maging may class ka or high class. Paano na ba namin gagawin ng Kinspal yung mukha ka ng may class? Mag-self-improve ka muna. Dapat palagi ka magpaganda, ayusin mo sarili mo, magpa-sexy, ayusin mo yung suot mo. Dapat maganda yung suot mo, bagay sa'yo. Hindi man ganun kamahal, at least bagay sa'yo. Yung mukha ka may dating. Tapos huwag kang laging nagbibigay ng oras sa partner mo. Dapat sapat lang. Huwag sobra. Hindi yung maya ka nagsisend ng chat or ng text. Tapos para bang ka-inspired, napaka-needy mo. Tapos maging maunawain ka. Habaan mong pasensya man, huwag kang puro selos, huwag kang puro inala. Dapat hindi na toxic sa'yo ang partner mo. Ganyan yung mga babaeng may class. Nagpapaka-busy. Walang masyadong oras sa mga walang kwentang bagay. Talaga naman ka-inspal sa'yo sa mga sikreto upang ang isang lalaki mabalo sa'yo at manatili ang pag-ibig niya sa'yo. Sapagkat ka-inspal ng mga kalakihan, minsan nagbabase kami sa kung ano ang nakikita ng aming mga mata. Kaya kung ipapakita mo sa partner mo, nagpapabaya sa sarili mo at sa mga sinusuot mo at kung paano ka makisama sa kanya at kung paano pag-ibig na sobrang pinapakita mo sa kanya, ang isang lalaki ay mag-turn up sa'yo. Kaya naman, huwag kang tumulad sa iba. Maging babaeng may class ka, ka-inspar. At ang pangalawang tips, mga ka-inspar, kung paano babalo sa iyo at manatili ang pag-ibig ng isang lalaki. Sikapin maging kalmado palagi. Yan ang pangalawang tips ko sa inyo, mga ka-inspar, ang isang lalaki. Ay palaging merong pagmamahal sa iyo at siya ay mabalo sa iyo. Eh, ka-inspar, bakit naman ganun? Kailangan namin maging kalmado? Oo, kaya dapat maging kalmado ka. Kalma lang, ka-inspar. Dapat, hindi mo pinapakita na atat na atat ka sa kanya at wala ka nang ginawa kundi hintayin siya. Huwag mong ipakitang sobrang mahal mo siya at para bang lagi ng takot na mawala siya. Kumalma ka. Chill lang. Mas gusto namin yung ganyan. Kasi may pagka-mysterious, may pagka-challenge. Ano siya, challenge kami sa ganyan. Kasi yung akala mo lagi mawawala yung lalaki. Akala mo lagi maaagaw ng iba. Akala mo lagi magpapulit ka. Hindi ka makapaghintay, hindi ka makatiis. Lagi nagpaparamdam, lagi ka nangungulit. At lagi ka nang babakot sa partner mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo. Huwag ka maging ganyan ka-inspired. Dapat chill lang. Pakita mo na hindi ka insecure sa iba. Pakita mo na hindi ka takot na mawala siya. Pakita mo na alam mo sa sarili mo ang halaga mo. Pakita mo na hindi ka balo sa kanya. Kumalma ka. Talaga naman ka-inspired. Ang mga babae na hindi kalmado sa isang relasyon, ang mga babae na hindi kalmado sa isang pag-ibig, ay talaga namang nakaka-turn up yan. Para bang lagi kang mawawalan? Para bang kala mo lagi iiwan ka? Kala mo lagi pagpapalit ka? Kala mo palagi talaga naman ka-inspired? Hindi ka na mahal ng partner mo. Kumalma ka, mahal ka niyan at maging kumpiyansa ka sa sarili mo. Bagay na kapag meron ka ay mas lalong mababalo sa'yo sa lalaki sapagkat hahangaan ka niya. Magtataka sa'yo, maka-curious sa'yo at mananatili ang interest, ang attraction at ang pagmamahal niya sa'yo. Part para ang isang lalaki mabalo sa iyo at manatili ang pag-ibig niya sa iyo is ignore mo siya minsan. Yan ang pangatlo ka-inspire.
kailangan pa minsan-minsan, hindi ka laging available, hindi ka dapat minsan ini-ignore mo siya, nagpapaka-busy ka, hindi ka yes ng yes. Matuto kang mag-no. Lalo na kapag busy ka, kapag may gagawin ka, pag may schedule ka, pag may meeting ka, pag may mahalaga kang dapat unahin, hindi palaging pag-ibig, hindi puro love life, hindi puro lande, hindi puro lalaki. Talaga naman kay inspired kapag ganyan ang ginawa mo ang isang lalaki ay laging mag-i-invest sa'yo. Talaga bang papaalagahan ka niya sapagkat nakikita niya na mahalaga ang oras mo sapagkat ikaw mismo ay pinapaalagahan mo ang oras mo sa mamamagitan inuuna mo ang isang ibang bagay kaysa sa kanya. Minsan unahin mo naman ang ibang bagay kaysa sa kanya. Ang lalaki mamahalin ka lalo niyan kapag nakikita niyang busy ka sapagkat iisipin ka at mamimiss ka niya. Hindi yung lagi siyang inuuna mo. Hindi yung lagi kang may oras sa kanya. Hindi yung lagi available sa kanya. Talaga naman, magsasawa yan sa'yo, may spoiled dyan, at masyado magiging kampante dahil lang kung bakit maaaring maghanap siya ng iba. Kaya dapat palagi siyang takot na mawala ka. Lagi siyang magkaroon ng pagkakataon na isipin, mamiss ka. Dapat lagi siya nag-e-effort sa'yo upang siya ay laging mag-invest sa'yo. Upang siya ay laging mabalo sa'yo at siya ay laging manatili ang pag-ibig sapagkat ang interest ay laging nandyan sapagkat lagi na sa utak niya. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang laging mag-message. Huwag mabis mag-reply. Ignore mo siya minsan. Unahin mo ang ibang bagay. Magpaka-busy ka upang isang lalaki ay palaging maghintay sa'yo, mag-effort at mag-isip sa'yo, mababalo sa'yo, at laging talaga namang magmamahal sa'yo, kahit spot. At ang pang-apat at smart spot para mabaliw at talaga namang mantili ang pag-ibig ng lalaki sa'yo is, huwag mong ukatin yung mga nakaraan niya, yun ang pang-apat kahit spot. Yung iba kasi inyo, kaya hindi nababalo yung lalaki, hindi na nanatili yung pagmamahal at pag-ibig ng lalaki sa'yo, sapagkat yung nakaraan niya o yung nakaraan niyo, ay binabalik-balikan mo pa. Alam mo, maraming ganyan eh. Problema talaga yun ng mga na magkakarelasyon eh, lalo mga babae. Oo, kayo. Ganyan din yung iba lalaki. Pero karamihan, yung babae ganyan. Binabalikan yung nakaraan. Diba? Kaya hindi kayo nagiging maayos. Hindi kayo nagiging masaya. Kung laging toxic ang isang relasyon, yung iba sa inyo, karamihan sa inyo nga eh. Diba? Porque, sabihin natin, eh, kay-inspire talaga naman, totoo naman kay-inspire eh. Ano? Na ano? Na niloko ko niyan. Alam mo ba kay-inspire yung boyfriend ko o yung asawa ko? Dati niloko ko niyan, ng babae yan. Ilang ulit na akong niloko niyan, pinatawad ko lang. Alam mo kung magiging ganyan ka lang din naman para sa kanya, babalik-balik ang mga nakaraan at magiging toxic ka, dapat di mo lang siya pinatawad eh. Tutal, di ka rin naman makakalimot-limot. Oo, alam ko na madali magpatawad, mahirap makalimot. Pero napaka-toxic mo na pag ganyan ka. Huwag laging ganyan. Pinatawad mo siya, di ba? Magtulungan kayo para malimutan ang nakaraan at magsimula ng panibagong buhay na maging masaya at magtutulungan. Hindi yung konting pagkakamali niya. Ayan, kasi babaero ka kasi. Oh, siguro naman lumipat ka ng ibang kung trabaho mo, siguro may babago ka naman makikilala dyan. Mga ganun, yung mga ganung salita ng babae, nakakairita yun eh. Baka naman po sinyo-sinyo na kinakausap mo ah. Baka sinyo-sinyo na kinakasama mo dyan. Baka may tinetext ka na, baka may kinachat ka na, baka may iba ka na. Talaga naman kay Inspire, ang sakit sa ulo niya, napaka-toxic mo naman. Huwag kang maging ganyan sa partner mo. Upang siya ay laging manatili ang pag-ibig sa'yo. So, pagkat kay Inspire, kapag hindi mo tinigil yan, ang partner mo ay maaaring mawala ng amor sa'yo. Bumaba ang interest at mawala ang attraction. At iiwan ka niya. Gusto mo bang mangyari yun? Iiwan ka niya? Dahil toxic ka? Dahil di ka makalimot sa nakaraan, dahil binabalik-balikan mo ang nakaraan, inuungkat mo pa, itigil mo yan upang ang isang lalaki ay talaga namang magkaroon ng pagkakataon na mas mahalin ka pa, mabalo sa'yo at igit sa lahat, manatili ang pag-ibig niya sa'yo kahit spa. At naman ito, smart spot para ang isang lalaki mabalo sa'yo at laging manatili ang pag-ibig niya sa'yo is, huwag mo agad-try ng mga message niya na panimakan spa. O pumakspa dyan dapat ang sa mga technique dyan. Upang ang isang lalaki ay laging isip-isipin ka. Dahil ka pumasok sa utak niya, palagi ka niyang maalala at di ka niya makalimutan. Alam niyo, isang mga bagay na nagpapaisip sa atin, ang paghihintay. Sa alin? Sa mga pag-ibigay, tulad ng reply ng partner mo. Kung ang partner mo ay matagal mag-reply, di po paisip ka ng isip, naghihintay ka pa nga. Minsan kahit may ginagawa ka na, naghihintay ka pa rin. Bakit wala pa siyang reply?
bakit hindi pa siya nagre-reply? Ang tagal naman niya mag-message, di ba? Isip ka ng isip, ganun din dapat ang gawin mo sa partner mo. Upang siya ay laging mabaliw sa'yo, upang siya ay laging masabik sa'yo, talaga naman ang interest niya ay tumas palagi, ang attraction ay lumawak at laging ma-inlove sa'yo sapagkat nagiging mahalaga ka sa puso at isip niya. Bagay na pwede mong gawin upang isang lalaki ay laging andyan para sa'yo. Hindi ka mawala sa puso niya at laging maging malambing sa'yo sa mga panahon na nagkakausap na kayo. Kaya mahalaga na ikaw ay hindi ka maging needy at lagi nagpapaka-busy. Huwag kang masyadong atak sa lalaki. Talaga naman ka-inspire. Mag-focus ka rin sa ibang bagay. Huwag kang mabilis mag-reply. Yung iba sa inyo, parang kala mo kidlat kung mag-reply eh. Akala mo laging may hinahabol kung mag-reply. Kaka-message lang, kakasid lang ng message niya. Ang bis ng reply mo. Anong iisipin na lalaki sa'yo? Na naghihintay ka lang sa kanya? Na wala kang ibang pinagkakabalaan? Na napaka-sabik mo sa kanya? Lalaki ang ulo niyan. At magiging mayabang at maaaring tumaas ang pride niya sa'yo. Talaga naman ka-inspire. Hindi magandang bagay yun sapagkat sa bandang huli, ikaw di naman mahihirapan. Kaya naman, huwag kang mabis mag-reply. Siguro, kung busy ka talaga, kung busy ka, pwede na yung 2 to 3 hours bago mag-reply. At kung hindi ka naman busy, okay na yung 5 to 10 minutes bago mag-reply. Mga ganon ka-inspire. Dapat hindi mabis mag-reply. Para siya ay laging nag-i-invest. Nag-i-invest ng pag-iisip, paghihintay at nandamdamin sa iyo, ka-inspire, at ng kanyang buhay. At ang pangalan nito, Smart Spark, para mabaliw at manatili ang pag-ibig sa iyong sinalakas. Bumawa minsan ang mga bagay na magpapasay sa kanya na pangalan ka-inspire upang isang lalaki ay mabaliw sa iyo at manatili ang pag-ibig sa iyo. Ano yung ka-inspire mo? Ano mga bagay na minsan magpapasay sa kanya? Oo, minsan gawin mo yan. Ano halimbawa? O halimbawa, malapit na birthday niya, o malapit na anniversary, o mansary niyo, dapat may sorpresa ka. Kahit naman palagi, kahit naman buwan-buwan, dapat kahit paminsan-minsan ito sorpresa ka. Mga bagay na alam mo magpapasaya sa kanya. Halimbawa, meron siyang gusto, hindi niya mabili dahil sapagkat wala siyang budget. O kung may nakakaluwag-luwag ka naman, at minsan-minsan lang naman eh, hindi pili mo sa kanya. O halimbawa, favorite niyo, may paborito siyang ulam, o pagkain, ikaw na magluto, kung hindi ka marunong magluto, bumili ka o gumawa ka ng paraan para magkaroon lang para ipakain sa kanya. Ano pa ba? Gumawa ka ng mga bagay na alam mo papasaya sa kanya. Halimbawa, mahilig siya magpamassage. O di matuto ka magmassage para hindi niya na kailangan magbayad pa ng masahe doon sa mga spa. Tapos ikaw na lang magmamassage sa kanya. O di ba? O halimbawa naman, linisin mo yung mga gamit niya na mahalaga sa kanya. Mga bagay na alam mong matutuwa siya. Mga bagay na alam mong masasayahan siya. Mga bagay na alam mong liligaya kayo. Mga bagay na alam mo talaga namang ka-inspired matutuwa siya sa ginawa mo. Gawin mo upang isang lalaki ay ma-appreciate yun, pahalagahan ka, mabalaw sa'yo, at ang kanyang pag-ibig ay laging sa'yo. Isa yung sa mga tips ko sa inyo, ka-inspired. At naman ito, that's Smart Spark, para mabalaw at manatili ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. Hayaan mo siyang unang laging magparamdam sa'yo. Ito pa ito at pinakahuli ka-inspired. O kung maspad kapag yan ay ginawa mo ay napakalaking bagay sapagkat ang isang lalaki ay masasanay. Kapag ang isang tao ay nasanay, palagi niya yung gagawin at magiging bahagi ng routine, sistema at buhay niya. Bagay na dahilan kung bakit ang lalaki laging mag-i-invest sa'yo. Mag-i-invest sa'yo sapagkat siya ang unang laging magpaparamdam sa'yo at nasanay siya dun. Pag nangyari yun, pag nagawa mo yan, pag na-perfect mo yan ang isang lalaki ay mas lalong mababalo sa'yo. Sipin mo lagi niyang gagawin niyan at pag ginawa niya, ibig sabihin lang noon naisip ka niya at nag-effort siyang i-message ka, nag-invest siya sa'yo. Diba? Hindi yung laging ikaw lagi yung nagpaparamdam. Ikaw lagi yung una nagka-type, nagsisend ng chat, nagsisend ng text, nagko-call, kung nakausap, nangangamusta, nagpaparamdam, palagi ko na lang ganyan kaya isang lalaki ay nagiging panatag at binabaliwala ka sa huli. Nagiging low value ka. Magpaka-high value ka. Magpaka-high class ka. Talaga naman ka-inspired. Huwag laging ikaw ang magparamdam at hayaan mong isang lalaki ang siyang laging namang magparamdam sa iyo. So isa mga sikreto upang isang lalaki ay lalong maadik, mabaliw at lamang maghabol sa iyo. Upang ang pag-ibig niya ay lagi nang maramdaman sa puso niya tungkol sa iyo. Sapagkat dun pa lang, siya lagi ang una magpaparamdam sa iyo. Ibig sabihin lang nun nasa isip at puso kanya para siya ay mag-effort na kausapin ka. Diba? Pag ikaw lagi nagpaparamdam, sa tingin mo mapapahalagahan ka niya?
Pero kung siya lagi ang magpaparamdam, pahalagahan ka niya. Matuto kang magtiis at maghintay. Hindi masyado kang attack. Hindi masyado kang needy. Napaka-harot mo. Napaka, ano mo, talaga naman, maghintay ka. Na isang lalaki ang una magparamdam sa'yo. Tips ko sa inyo upang isang lalaki ay laging mabayo sa'yo at laging may pag-ibig. Pag-ibig sa'yo kahit pa. Smartphone na po na maraming salamat bakit pa siya pagtapos ng vlog na ito. Gusto kong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga di pa po nang subscribe ay po subscribe ang bawat spot at click rin po notification bell upang maging natuloy kayo pag may bago mga uploads. Ma'am, gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko, pakichat lang ako at ako mismo mag-reply sa message nyo sa chat nyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, mga Spar. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!